Meron akong showbiz question. Ano yung kwento talaga doon sa nakita kayo ni Vice ganda? Ay! Naging issue kasi siya. Tama si Vice. Totally tama si Vice, 100%. Dahil kami parehong inimbita ng Osamis at that point. And nagkasabay kami, isa lang naman yung airplane. At wala namang political anything or endorse anyone. Wala talaga. But I'm a fan. Nag-chikahan naman kayo. Well, I greeted her. She was pareho kaming inaantok to death. Sa totoo super lang. Aga ba yun? Super aga biyan, 5 a.m. So, we were really, really sleepy. Ewan ko kung nakatulog na siya. Pero ako talagang antok na antok. Nakapag-guest ka lang sa GGV, di ba? Hindi pa ba? No, I think so. Hindi pa. Ka bang ever? Yeah, of course. I'd love to. It looks so much fun. Parang akong nanonood eh. Mukhang masayang-masaya. Ano, hindi? Bakla. Yeah. Baklaan lang. Baklaan lang to the max. So funny. To, the one with Boy Abunda was a riot. Ba, may mga celebrity nang mag-endorse sa inyo? Wala, hindi ko pa naiisip. Kailangan ba? If ever, sinong gusto mo kung meron mga mag-endorse sa iyong artista? Yeah, syempre, all endorsements are welcome. Nice. Pakintulong. Pero on the other hand, sobrang wais na ng Pilipino at ng mga millennial. Parang ayaw na rin nila kung minsan ng ganyan eh, di ba? Effective ba? Kaya nga, minsan hindi na nag-work. I think it really depends eh. Because Filipinos have become so smart and the millennials are so suspicious na mas lalong na-e-epal pag dami-daming comment, di ba? Sa atin-atin na lang, mga tarpaulin, yung mga ganyan. Naku, they're so cynical. So, you have to be careful. Alam, maingat kayo, hindi rin sure. Sobrang wise na. Mga bagets pa.